Kamusta kayo? Ito ang Sini Marites. Mga kapigwas, dahil dito sa ating pag-i-expose at patuloy na paglalabas ng mga katotohanan, na ating nais na ilabas ang katotohanan, eto na po mga kabigwas, Elgin Damasco, papatayin na umano si Bigwas. Mga kahinahinala na tao ay pumapaligid na sa kanyang nasasakupan. Yan ha. At NBI hindi pinansin ang pakiusap na imbestigahan kung sino ang papatay kay Bigwas sa Palawan. Yan ha, at atin po yung talakayin ngayon mga kabigwas. Yan po yung atin pong topic ngayon. Lalo na ngayon, kung ngayon gusto na nila kong katayin, video agad? Huwag na, huwag ka mag-alala, lalabas natin yan. Hey, kahapon, hindi pa ba ninyo na inaunawaan yung kahapon? Napakalinaw na nun. Umpisahan po mga kabigwas, kung bakit gusto nang patayin. Matagal na pong laging binabantaan itong inyong lingkod dahil lamang sa pagsisiwalat ng mga katiwalian at nais nating lumabas ang katotohanan. Ito po mga kabigwas, ang inyo pong mapapanood ay broadcast po ni Elgin Damasco. Ito po ha, alam mo ba kung paano ito i-operate? Yung technician nating isa i-operate yung video ni na binitawan ni Elgin Damasco para kay Bigwas. Ha? Nasaan ba ang audio niyan? Nandito sa ano? Sa stinger ba o nasa ano? Ah, nasa outs. Okay, at atin pong okay, nasaan ito? Okay. Atin pong ayan ang audio niyan. Okay? Oh, sige ha. Inyo pong pakinggan po mga kabigwas. Ito pong mga kataga na binitawan ni Elgin Damasco. Ito po mga kabigwas. Yan. Merong isang miyembro ng Commando Brotherhood. Okay. Na natulungan ko yung nanay. Yon. Nagkumpisal sa akin. Inuutusan daw sila na patayin itong isang broadcaster na bumibira sa akin para isisi daw sa akin at ipalabas nila na ako ang nagpapatay. Yan po mga kabigwas ha. Gusto daw niyang palabasin na pag ako ang napatay ay palalabasin na siya ang may kagagawan. Yan ha. Yan po ang kanya pong paliwanag na kapag ako po ay napatay na ay ibibintang daw sa kanya. Kita nyo na. Ibig sabihin po, dahil siyempre, marami na tayong ilang bisis na natin niya na nasagasaan, nais po natin na maimbestigahan. Ano po ba ang ginawa ng amin pong isa sa staff na nagmamanage ng himpilan namin? Ha, mga kabigwas, siyempre, nag-aalala sila. At kailangan mailabas ang katotohanan. Imbestigahan man lang dapat itong si Elgin Damasco na diwinding itim na katulad kong diwinding puti. Magkapareho lang naman kaming laki. Ano? Kas malaki lang ako konti. Ha? Sabi niya, may papatay sa akin. Di ba? Pero anong ginawa namin? Hiniling ng aming staff dito na imbestigahan ng NBI, ipatawag si Elgin Damasco kung sino ang taong tinutukoy niya na papatay sa akin. Mga kabigwas, ayan, nakita ninyo. Nasa loob yung dokumento, pero mababasa ba? Ano bang nakalagay? Kunin mo nga yung dokumento nandoon sa kunin mo lang saglit para mabasa ko. Hiniling po ng aming staff, nandoon lang sa ibabaw ng mga folder dyan, na humiling po, hindi yan, nandoon sa loob ng ng amin pong isa sa manager dito, nang hiniling sa NBI. Alam nyo po ba kung sino ang pinagbigyan? Kanino in-address? Kay Cedric Kaabay. Kay Cedric Kaabay po yan in-address. Kung si Cedric Kaabay madali na mag-imbestiga,
Pero bakit pagdating sa akin, hindi na imbestigahan si LG in Damasco? Diba? Bakit hindi na imbestigahan si LG in Damasco? Ito po mga kabigwas, ayon po doon sa aming staff na dapat ay imbestigahan kagad. E ano ba kung ipatawag niya si LG in Damasco? O LG in Damasco, sinabi mo na mayroong taong ganitong papatay sa kanya. Sino ba ito? Para malaman natin, ang address po ay to Cedric Kaabay, Special Investigator 3, National Bureau Investigation, Puerto Princesa City. Anong hiling ng aming staff dito? I'm writing this letter to quote your attention and take an action regarding on the state assassination plot of Mr. Elgin Robert Damasco, an active city councilor and the anchor of the own program Couscous Batikos. Yun. Aired in the aired at his radio station, Radio Bandera. On the same program, he stated that the he received an info that there is an assassination plot for a broadcaster that keeps on attacking him, but the said assassination plot will be performed by the other personalities then later on while be blamed on his name. Inulit lang po. Ha? Ano po ang ginawa ni Cedric Kaabay? Natulog sa kangkungan po, mga kabigwas. Yan ha, nakita ninyo? Yan oh, inibalik mo ko sa camera. Yan oh. Natulog po yan. Wala pong investigation na nangyayari. Kaya dumating dito yung mga nakamotor, may daladalang video, kinukunan yung area ko. Nung hindi niya alam na mayroong mga CCTV sa area, na-trace namin ang plate number ng motor mula sa Caloocan City. Mula sa Bagong Silang, Caloocan City. Na-trace namin ang motor na yon. Ngayon, sasabihin ninyo na ay magiging patas pa kaya ang investigation nito sa atin pong sinusolve na kaso. Mga kabigwas, mamamayan ng Puerto Princesa, dapat magbago na tayo. Kung ano yung tama, yun ang ating ipaglalaban. Gusto natin pagbabago? Baguhin natin. Magkaisa tayo. Kailan pa ba tayo magkakaisa? Pag wala na ako, kailan pa kayo lalaban? Habang nandito pa ang taong Lord handang lumaban para labanan ang mga katiwalian, kailan pa kayo mamumulat? Pag wala na ako, payag ba kayo niyan? Eh hindi, may usapan kami ni Satanas, sila mauna. May ginawa ba? Mayroong tatak ito, balik mo nga oh. May tatak pa yan ha? Yan oh, may tatak pa yan. Naimbestigahan ba ni Kaabayan? Wala. Kaya isa yan sa mga file na gagawin natin para isubmit natin kay DOJ Remulla. Na ito ay unfair. Maraming matitino. Alam mo sa totoo lang, marami akong kaibigan dyan sa NBI Puerto Princesa City. Marami. Matitino po yan. Hindi ko alam kung ano ang tawag ko dyan kay Cedric Kaabay. Bulok ba? O mayroon lang siyang kinakampihan? O takot siya kay Damasco? Ba't ka matakot dyan? Ganun lang ba? Anong dahilan? Bakit hindi kayang imbestigahan? Mga kabigwas, para lang matatahibik tayo? Eh samantalang kami o ako, naghahangad lang naman ng katotohanan na sana sa investigation dito kay Liubert at ng Gallino family lumabas ang katotohanan. Eh nasaan ba pati mayor natin eh nanahimik, hindi naman nagbuo ng sana, nagbuo man lang sana siya ng Jubilant Task Force eh.
para mayroong gagalaw dyan, para magiging patas na bubuuin o kumpusit sama-sama na mga magagaling na investigador. Bagamat mga kabigwas, wala pa namang resulta mula sa NBI kung ano ang resulta. Wala pa. Bagamat ipinakikita ko lang sa inyo, sana magiging patas si Kaabay rito. Eh sana kay Chief Garbo. Bakit kasi pinabalik pa ninyo dito yan? Yan, nagmamadali. Oh, eh ito pa, ito. Kawawa ang mahirap, lalong di makamit ang katarungan. Oh. Ang hangat po natin mga kabigwas, lumabas lang ang katotohanan. Ayaw ba ninyo? Kaya nga ako nananawagan sa NBI eh. Hindi kasama ang sa aking pagpupuna, maraming mabait sa loob ng NBI office. Sa totoo lang, hindi sila sa ngayon sa ginawa na yan. Eh, di ba? Unang hawak ko, doon sa na-involve ito si Kabay doon sa Karnap na mga pinagbibinta dyan. Pangalawa, ito, ano na nangyari nito? May investigation ba na nangyayari? Wala. Ilutang ninyo. Ikaw, Eugene Damasco, sino ba talaga yung papatay sa akin? Para puntahan ko na. Sino ba yan? Sabihin mo ngayon, kung sino yung taong lumapit sa'yo para patayin ako. Pero wala. Lumapit tayo sa NBI, wala. Ngayon, paano ako ngayon makapag-isip? Sa totoo lang, babawi lang kayo kapag lumabas ang totoo sa resulta dyan sa investigation ng Jubilin, mawawala galit ko. Nakakabawi kayo. Ibig sabihin, nagbago na. Pero kung ganito na lang, lagi tayong walang hustisya. Kaya nga, nagtatanong sa atin yung iba nating mga vlogger, lalo na sila sila Makmak, yan, di ba? Sila, sino ba yan? Judea. Oh, sila Lori, Spencer ba yan? Oh, nagtatanong nga sila eh, saan ako kumuha o humugot ng lakas ng loob para isiwalat ang katotohanan? Mga kabigwas, ako mismo nakaranas dito ng pang haharas. Harassment, katakot-takot na ginawa nila sa akin dito. Aping-api, langgam nga pag inapakan mo, nangangagat eh. Ako pa kaya? Yan ang dahilan kung bakit wala na akong takot para ilabas ang mga kabulukan. Pagdating ko pa lamang dito, inuuga na nila ako. Lalo na yung adik na Luis La Rosa na yan. Ha? Yan lalo na yung adik na Luis La Rosa na yan. Dagdagan pa niya, amon niya yan, si Eugene Damasco. Eugene, sino yung papatay sa akin? Ilabas mo na kung sino yung taong yan. Hindi ako papayag na hindi mo ilabas yan. Eh bakit walang nakikialam? Yan ang sinasabi ko. Ibig sabihin may pinipili? Di ba? O ano? Yan! Inilabas ba? May investigation ba? Wala! Na nangyari sa scam dito na maraming pamilyang nagbigti na kinuha ng chopper dyan sa Palawan National High School. Ano nangyari dyan? Yung chopper, yung helicopter na kumuha ng pera na sakusakong pera. Oh, may report ba kung kaninong helicopter yon? Wala, di ba? Ibig sabihin, pili lang. Sabwatan ang nangyayari. Ibig sabihin, kapag ako'y napatay, sasabihin nila, ay marami kasing kalaban yan eh. Oh, si Eugene Damasco nga, nagsabi na, nilalapitan na raw siya ng tao para patayin ako. Mabuti, alam niya. Eh, bakit hindi mo sabihin ngayon para makapaghanda ako? Ilabas na, sir, ang video kung paano nila tinanim. Oh. At ano ba iba? Yun. Ang mga inutil ang nagpapatupad. O may ano? Nagpapatupad ng batas. Yun. Mga kapigwas. Ilabas nyo na. Ingat ka lagi. Diyos ko po, idol ko kayo, sir. Okay. Kim, lagi to. Dapat umabot. Sir, rapid tool po. Isa lang naman sa mga tatanong ko dyan eh. Bakit hindi pinatapos
Damasco at sabihin kung sino ang papatay sa akin. Pigain na po yan, Sir Tom, at ilagay sa baso. Hindi nga aabot ng isang baso yan eh. Big watch. Big watch. Protection kung hagidon. Protection daw para kay pagprotect daw. Sa totoo lamang po, kung ganito na lang mangyayari, pati ang magsisiwalat ng katiwalian ay babanggain, aapihin. Sino pang ganahan na magbulgar natin ng katotohanan ng katiwalian para ipalutang natin ang totoong damdamin ng mga mamamayan, lalo na yung nasa laylayan. Tanong ko lang, sige, kailan ninyo gagawin para palutangin at imbestigahan itong si Eugene Damasco kung sino talaga yung taong lumapit sa kanya para patayin ako? Mayroon pa ba? Mayroon pa bang maglalabas? Sa totoo lang, ang dami dito. Inuna ko lang ito dahil baka mamaya bigla nila ako matsambahan. Pero tatawag mo na ako kay Satanas mamaya, unahin sila. Ingat mo kayo. Isa lang naman ang hiling ko eh. Imbestigahan, tanungin si Iljin. Sino ba talaga yung papatay sa akin? Sino ba talaga? Sige, yan lang ang hiling ko eh. Masaya na ako, sino ba yan? Para makausap natin ng masinsinan. Pinaligoy-ligoy na lang po nila ang mga tao. Malapit na po lalabas ang katotohanan. Sana po, lalo na po yung nakikipag-communicate sa akin kagabi. Maraming salamat po ha, na kung saan man po sayaan mo at magkita po tayo para sa katotohanan. Okay. Ito galing naman sa 323, masyadong halata na kung sino talaga ang nasa likod ng pangyayaring ito. Dapat siguro kumilos na ang pamahalaan. Ito galing naman kay 604. Idol, sikat ang Palawan tapos sinisira lang ng mga kapulisan. Na yan, grabe. Okay, sa atin hangad natin, lumabas lang ang katotohanan. Okay, ito naman, natapala na yan, Idol, maimbestigahan. Okay, galing naman sa 343. Idol, ang lakas ng kantsaw si Adik, parang ikaw ang pinapatamaan lagi. Kadaw galit kay Adik. Sa totoo lang po, isang himpilan lang naman po ang aking kinagagalit dito dahil hindi patas eh. Yung bandera ng kasinungalingan eh. Yan lang naman. Wala akong pakialam sa iba. Nagbabalitang patas yan. Kumbaga mat mayroon silang takot. Alam mo ba nung sinundo ko yung si Liubert doon sa presinto? Alam mo ba sabi nila, Sir, ikaw na lang ang maglabas. Nandito lang kami, back up kami sa inyo. Hindi namin kaya yan. Oo. Totoo naman. Sabi na nga 313, salamat Idol Tommy, hanga kami sa tapang nyo kung wala ka sino ang magsisiwalat ng mga katiwalian dito sa Palawan. Salamat. Ito dapat to kasama sa evidence to ha, para padala doon sa DOJ. Mag-request tayo uli. Okay. Sir Tom, pabati po sa Ryotuba, ang Rio Bliss Water Station. At Jing, Ate Annalyn at sa ex niya na si Jeffrey. Okay, hindi na mapatapos lahat po ang inyo pong mga pagbasa. Okay. Dasan pa? Ito dito. Magandang umaga Sir Tommy. Ingat po kayo. Maraming kalaban nyo. Mga kakabigwas, ang hiling lang naman natin dito, ilitaw ang katotohanan. Kaya nga tayo nagtatanong eh. Sana itong local government natin nakapagbuo na. Bumuo na ng isang Jubilee Task Force para naman hindi po malulugaw ang utak ng ating mga kababayan para matanong kung saan si Jubilee, kung sino-sino na ang nasasangkot. Pero mayroon silang taong politikong kinatakutan na hindi mabanggit-banggit. Sino po dito nakakaalam ang totoong name ni Is Abian? Ayan. Kaya tayo po magtulong-tulong kung ano po yung inyong nalalaman, pagsama-samahin natin hanggang matitris natin
hindi yung tayo yung naglabas ng gusto natin ang katotohanan, ay bigla naman tayo pagbabantaan at patayin. Eh paano na? Oh, anong gagawin natin kung ganito na? Isama mo yung nagpapaklos the case agad sa station ni Dewinding Itim. Dahil klarong-klaro kakampi ng maitim ang budhi. Ha, ingatan. Nasaan na yun? Nawala na. Okay. Big Wash. Dewinding Itim. Okay. Yun po. Ayaw ko na. Ayaw ko na sa bandera. Okay. Okay. Hindi babasa lahat. Ang dami. Ang bilis eh. Sir Lord Tommy, kanina pinasaringan ka ni Adik kanina sa programa. Meron din doon, sir. Oh, Adik, may nag-broadcast ka pa pala? Tinatablan ka pa rin ng hiya? Ay, hindi ka tinatablan ng hiya? Ano, gusto mo i-play ko itong isa galing doon sa loob ng kwarto na bagong video? Ha, Adik? Ha? Gusto mo i-play ko ito isang bagong video? Katanghaling-tanghaling tapat? Nakasanglas ka? Humihit-hit ka pa? Kala ko nagbago ka na. Baka nagbago ka ng brand. Kailan ka pa ba magbago? Ngayon may kakayanan ka pang mag-broadcast dyan? Ha? Hindi kayo nahiyako. Sa totoo lang, kung ako aking himpilan ng ganon, kung aking himpilan na may nasangkot sa druga na broadcaster ko, sisibakin ko talaga. Mababahiran yung aking himpilan sa ganong broadcaster. Aywan ko lang, ipaparehab ko pa, ipahuli ko pa. Ang tanong, narehab ba itong si Louie La Rosa? Wala! Si Elgin Damasco na nagbitaw, napapatayin ako. Sino yung taong papatay sa akin, Elgin? Di ba isa kang public figure ngayon? Dapat ilabas mo yan. Oh, di ba? Public figure ka dapat, ilabas mo. May concern ka dapat. Eh bakit hindi mo ilabas? May kinatakutan ka o may pinuprotektahan? Bigwas! Mga kabigwas, kailan pa natin makakamit ang katarungan? Kailan pa natin makakamit? Kung hindi tayo magkaisa. Doon sa mga nakakalam ngayon ng kalagayan ni Jubilin, magkaisa tayo. Kasi mangyayari din sa inyo yan. Wala kayong kakampi kung hindi natin umpisahan. Magandang umaga po, Sir Tommy. Askali kay Makmak, bigwasan mo na po ang mga yan. Ayun, si Makmak. Ah, mabuhay ka, Makmak. Ha, salamat sa iyong pag-interview sa akin kagabi. Ha, yan ang resulta ngayon. Ha, banta na, papatay na nila yung nag-iisang endangered na mukha sa Palawan. Sanga, sanay akong matulog sa sanga ng kahoy. Hoy! Ang galing naman ninyo. Gusto talaga niyo kong katayin? Oh, eto GM De Jesus, kailangan na yata si Cardo Dalisay ang mag-imbestiga. Task Force Aguila na lang ang pag-asa. Ano na nangyayari? Aba, ipahuli mo na yan, boss. Ay, ayaw nga eh, counselor ang nagsabi. Counselor ng Puerto Princesa, broadcaster pa, hindi nga malaman kung ano talaga ito eh. Siya ang nagsabi na may papatay sa akin, lumapit sa kanya. Ngayon, eh lumapit sa kanya, eh dapat sabihin niya para makapaghanda ako. O, di ba? Eh, malinaw na malinaw pagkasabi niya, may lumapit sa akin, papatay! Kay Bigwas, sa isang broadcaster na yan na naninira sa akin. Wala na akong sisirain sa inyo, Elgin, Adik, at Louie La Rosa. Wala na akong sisirain sa inyo dahil dati na kayong sira. Kumpleto na yan, pati interview. Ako naman ay hinimay-himay ko lang. Hindi na nga ako kumuha ng poll interview sa mga Hinimay-himay ko lang, iniisa-isa ko lang ang mga ebidensya at tatalakayin natin. Wala po akong layunin na awayin kayo o sirain. Ang gusto ko lang lumabas ang katotohanan dahil hindi po ninyo kami mapapaniwala sa ganun-ganun. From Manila. Okay, wala pa tayong budget, wala tayong pera, hindi tayo katulad nila. Eh kapag kukuha ka po ng close-in galing Maynila,
ay paka malaki ang paano budget yan, pagkain tsaka yung allowance nila. Oh, di ba? Kahit papaano pambili-bili ng makakain. Eh wala pa tayong kakayanan niyan. Kaya ito, tiis tayo dito. Nanda sa compound, may aso. Oh, manlalapa naman din to. Salamat po ah sa 2,519 nanonood ngayon. Ito lang po hinayag ko sa inyo. Dahil, binantaan na nga po, walang tigil nga po ang pagbabanta kay Bigwas. Ha? May nagpapatunay na na gustong pumatay sa akin, si Elgin Damasco ang nagsabi. Pero hindi naman yan inimbestigahan ng NBI. Saan in-address yung complaint kay Cedric Cabay? Anong ginawa ni Cedric? Wala! Oh. Iba ang tinitingnan sa tinititigan. Oh, iba ang tinitingnan sa tinititigan. Na nandito na ang susunong nagwagusto ng pumatay sa isang broadcaster na yan, naninira sa akin. Gabi na pa niya, oh. Alam mo, sa totoo lang, kaya asar na asar ako diyan, naaapi ninyo ako ng husto rito. Kung gusto ninyo ng mga ganitong usapin ay huwag nyo kakalimutang i-click ang subscribe button, i-like, i-share at i-hit ang notification bell upang laging updated ka sa mga ilalabas naming mga video at i-comment nyo lang ang mga inyong mga opinion sa ibaba. Salamat mga kamarites!